Inirereklamo ng ilang OFW ang ilang opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait. Imbes daw kasi na makatulong sila sa pagresolba ng problema, nang hihingi pa di umano sila ng padulas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, iniimbestigahan na raw nila ang mga opisyal ng ating embahada sa Kuwait. My report, si Cara David. Mahigit 2 taong domestic helper sa Kuwait si Ana, di niya tunay na pangalan. Labis na pagmamalupit daw ang naranasan niya sa kamay ng amo. Inuntog pa nga po ako sa pader eh. Talagang parang gusto ko na nga mag-suicide nun kasi sabi ko hindi ko nakaya talaga pero... Nang makatakas sa employer, nagpatulong si Ana sa Philippine Embassy sa Kuwait. Pero imbis na tulungan daw siyang magsampa ng kaso, hinikayat umano siya ng mga opisyal na makipag-areglo na lang sa employer. Makalipas ang 5 buwan, nalaman ni Ana na nagbayad ng 987 Kuwaiti dinar o halos 160,000 pesos ang kanyang employer bilang back wages niya. Pero hindi raw niya nakuha ang kabuuang pera. Humingi raw kasi ng 30% cut ang isang opisyal ng embassy. Pambayad daw sa abogado. Nagtanong kagad yung employer ko sa head, nasaan ang pera ni Ana? Bakit hindi pa nasa kanya ang pera? Tapos nalaman pa ng employer ko na ganun kalaki ang kinuha nila. Galit din sila. Kasi 30% daw po, bakit daw po ganun kalaki ang lawyer fee? Ganito rin ang nangyari sa nurse na si Patrick Singson. Hiningan din daw siya ng embassy official sa Kuwait ng pera para sa kasong nais niyang isampa. I was being offered by the financier expat cash of 10,000 KD that is worth 1.5 million pesos as a payment sa danyos na dapat matatanggap ko. If you receive this certain amount, may porsyento si Jack doon, tsaka yung abogado mo. Because ginamit natin ang embassy to threaten, we use the power of the embassy to threaten them para magbayad sila. Nais ng Blas Ople Center na paimbestigahan ang mga opisyal ng ating embahada sa Kuwait. Hindi raw kasi tama na hinihingan ng pera ang mga OFW para sa pag-aareglo sa kanilang kaso. So gusto namin si Presidente at saka si Vice President magpadala ng team doon na hindi lang DFA, kundi kung pwede nandun din yung DSWD kasi yung mga katulad ni Ana galing sa shelter eh, mga na-abuse na sila. So parang twice silang na-victimize ng sistema doon. Nilinaw naman ng DFA, gobyerno ang dapat sumagot sa lahat ng legal fees at hindi ang OFW. May nakalaan naman daw kasing pondo para dito. Iimbestigahan daw nila mga opisyal ng ating embahada sa Kuwait at nagsasagawa na rin ng auditing doon. There is no such policy that we have to slash from whatever is provided for as a legal fund to an OFW. That certain amount is taken out from there. There's no such policy. Nanawagan ng Ople Center sa iba pang OFW na nakaranas ng pagmamalabis ng embassy officials, tumawag sa kanilang hotline 833-5337. Cara David, GMA News.